business channels. We listen. We tell. We inspire. This is our docu. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOQ, saan mang sulok kayo sa ating Davao City, sa buong Davao Region, sa isla ng Mindanao, sa buong bansa, at sa buong mundo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at pagtangkilik, pagbahagi sa mga videos na ating ina-upload sa ating YouTube channel. Ako po ay nagagalak dahil nakikita ko po na every now and then, once we upload a video, agad-agad ay meron tayong nakikitang nanonood at nagsishare sa ating mga ginagawa. Ngayon po, sa araw pong ito, kung kailan nyo ito napanood for this particular episode, we are going to share with you a story about sa isang paaralan sa Barangay Maria Caridad, Bayan ng Arakan, Province of Cotabato. Kasi po, may eskwelahan po dyan na naitayo mga many years back. Accordingly, it was founded and built by Father Paps Tentorio, Fausto Tentorio, isang Italianong pari. Ngayon po, I can still remember na may issue itong paring ito eh. And in this particular school, accordingly sa pag-aaral ng ating pamahalaan at base na rin sa revelasyon ng ating mga former rebels, ang eskwelahan daw pong ito ay merong koneksyon sa New People's Army at sa Communist Party of the Philippines. Hindi po ako nagsabi niyan. Binabahagi ko lang po sa inyo ang pag-aaral at obserbasyon at mga nakikita at sinasabi ng ating mga former rebels at mismo ng pamahalaan. Kaya po, bilang tugon ng ating pamahalaan, specifically headed by the 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army, ay gumawa sila ng hakbang upang ang isang paaralang pang high school ay maidala ito dito sa Barangay Maria Caridad. Kasi there's only one elementary school or there's only one school in Maria Caridad and that is elementary school. Now, malayo sila kung mag-high school sila sa bayan or other parts of Arakan. That is why si Father Paps Tentorio ay nagtayo ng high school. Ngayon, dahil nga sa mga pag-aaral na medyo makakaliwa ang eskwelahang ito, ang ginawa ng ating pamahalaan, again, I reiterate, sa pangunguna ng 72nd Infantry Battalion in collaboration with the local government unit of Arakan Municipal Hall or Municipal Government of Arakan ay kanilang tinapatan ang paaralan ni Father Paps Tentorio. Ang Barangay Maria Caridad dating problema kaayo nako no nga bilang kapitan sa sining barangay kami sa council problema namo tungod sa una nga panahon usog ang impluwensya sa pikas nga grupo. So dako ang ako ang pagpasalamat kay na-assign ang 72nd diri sa lungsod sa Arakan nagkandak og pulong-pulong diri sa akong barangay. Dito nakita na nagkinahanglan di ay ang eskwelahan ng high school nga duol diri sa akong barangay. So tungod sa amo ang pagtinabangay sa munisipyo, sa 72nd, nahimo namon ang plano, pinaagi sa pagtinabangay nga matukod ang maunga eskwelahan. Daghan po mga negosyante sa poblasyon sa Arakan na nag-ambag og mga materialis para lang gid matabangan na magka-eskwilahan ang amuang barangay. Na ay eskwilahan nga gitukod
ang Father Pops Foundation sa taas. Tungod sa mga statements sa mga former rebel nga ginapahibalo sa mo ang maong ang eskwelahan na ipartisipasyon sa PICAS, diha namin nagkabalaka kay basin mahimong biktima ang among mga anak. So tungod sa paningkamot sang 76an ug sa mo ang mayor sa lungsod sa Arakan, itabangan mi na magtukod og bag-ong eskwelahan. So dako among pagpasalamat tungod sa IO 70 na bag-o ang sistema sa mga barangay. Sa una nga panahon, sir, mahadlok jud mi sa tinuod-an kay tungod nga anaa jud ang impluwensya sa PICAS nga grupo. Karon dako na ang pagbag-o sa akong barangay kay tungod na naanay semento na ang among karsada na ana may tulay. Feel na jud namo ang serbisyo sa gobyerno nga naana jud diri nagpaduol sa mga barangay. Sila na mismo ang ni Bulgar, ni Istorya, ilan ang gipamawi na ngayon na sila pasaylo sa katawahan din sa mong barangay na tungod sa ilahang pagpangumbinsi sa unang panahon, dako nilang mali. So sa panahon sa pulong-pulong ni Atin ang mga former rebel, ilahang gibawi ang ilahang programa nga ginahimo sa una. So dito namin nakamatang dako po di ay ang amo ang kalapasan sa gobyerno. Walay tao diri sa mong barangay nga wala na impluwensya o nagamit sa PICAS nga grupo. Kay tagsaan raman may maantuan ang sundalo. Amo nang gipasabot ang mga parents nga tabangi ko ninyo nga maklear atong barangay, tabangi ko ninyo nga atong bag-uhon ang sistema. Dirita sa gobyerno, kay kaya man sa gobyerno nga tagaan kita sang ato ang ikinahanglan nga eskwelahan. So mauto nga ang kadaghanan na transfer jud, sir. Maliban lang sa mga undecided nga naa pa diha. Ana ay nag-sponsor sa mga uniform. Naapod naghatag ang DSWD sang cash assistance nga tag 3,000 per student na nag-transfer gikan sa Father Pops na school. Sa nag-support, tapos thank you po kay nami eskwelahan nga maayo og tanang kuan libre po para kuan dili may magastuhan sa mo kuan sa eskwela. Gusto ni papa namo nga tanang kuan isa ra mig eskwelahan duwa na mautong nagbalin pod ko didto, tapos pag grade 9 nibalin na pod mi dere kay kuan daw kanang libre man daw gyapon dere niya. Ipabalik, nagbalik na akong kuya dere, ipabalik na po yung balik dere. Nagapasalamat ko sa nagatago ng sponsor sa uniform. Nagapasalamat ko kay lapit na dere ang eskwelahan ba sa Maragardad. Tapos, nagapasalamat po ko sa mga tao nga nagabulig sa among makaano po kami. Mas labaw diri kay ginatutukan gid buada isa ba dito abeg isa kun may ano lang amo paglakat dito, pero diri gina-schedule na binila kung paano ginapano magpatudlo sa amo ba. During the time of Sir Omar Obas, yung division superintendent po during that time, there's a mandate na every barangay should have a high school. So yung mga bata hindi mag-struggle from barangay to barangay para lang mag-aaral. So there's a mandate na every mother school should adopt a barangay na magkaroon sila ng extension school. So nagkaroon po ng Greenfield High School, Maria Caridad Extension. And during the opening of classes po, grade 7 lang po yung pina-enroll muna. Yes po, in open. During 2019, we have 1 year of face-to-face po until sa sana dumating yung pandemic.
wala pa kasing ano sir, school building, so ang first na shelter namin is yung barangay po, barangay hall po. Sa barangay hall po kami nagkakandak ng klase ng children. At meron pa akong mga 16 students during that time. It creates a great impact po, positive, and also it creates unity sa stakeholders, sa LGU, tsaka sa 72nd IB na na-deploy dito po. And dati kasi wala kami masyado communication sa LGU kasi nga maliban sa maliit na barangay, pag mag-transact ka sa LGU, medyo yung legal process is medyo matagal. Pero nung dumating yung time na andyan yung 72nd IB, they can communicate, they can approach the LGU anytime na may kailangan po dito sa barangay. So naging tulay din po yung 72nd IB po na magkaroon kami ng proper communication with the LGU. Napakalaki po ng magagawa ng building na ito. Kasi po, isa po sa mga nagpatayo ng building na ito, yung nag-help na magpatayo ang building ito is mga parents po ng mga mag-aaral. Isa pong stepping stone na magkaroon ang Maria Caridad ng established na separated na national high school po. Saka, through this building, sir, magkakaroon na sila ng mapapractice po ng mga teachers yung pag-deliver po ng quality education sa mga bata. Meron na po karoon permanent shelter na magagamit at gladly, dahil sa building na po ito, nakita ng LGU yung effort ng barangay tsaka ng mga tao ng barangay Maria Caridad, nag-commit sila na magdagdag pa po ng another building po worth 1.2 million po. So malaking impact po talaga itong building nito sa hindi lang po sa education ng mga bata, pati na rin po sa progress ng barangay po. Now, with NPA around, sir, you cannot perform perfectly yung duties mo po. Saka may mga time kasi na medyo nababaliktad, hindi naman masama yung intention mo. Yung intention mo lang naman is yung pag i-educate ng mga bata, pag-deliver ng quality education sa mga bata, pero nami-misinterpret po kasi. Siguro dahil hindi pareho ng ideolohiya. Salamat po sa 72nd, sir, na anong nakatukod silang iskulander siya sa gobyerno kayo, sir. So, sa una magod, sir, wala iskulander, tapos nakapeskulami sa babaw, tapos sa karon, sir, gibayanian naman ng iskulander. Bilang kaupod sa mga CBTC-cans na nagsuportaan eh. Pero pasalamat mi sir, tapos kitransfera na mga musyente diri kay mas padool na sa mong barangay, sir. Ako lang sir, masulti diri sir, kay ang kani sir, kiniskwilahan. Wapon nindo tagi si sir, kay dako sa mga kabataan, tapos di na sa mga adtuog, Arakan, mas dool na ganyan sa mong mga barangay, sir. Tapos mga kuran, tapos mga ginikanan, may bayan sa ginikanan kani sir, kay mas dool kayo sila diri sa barangay. Sa 72nd IB, sir, hindi kami ang nag-decide about sa school. Ito yung, sir, yung klamo, request, sir, ng una, sir, ng mga barangay official sa barangay ng Maria Caridad, pati na rin, sir, sa yung mga IP leader, sir, sa sitio platoon ng barangay Mahungkog, Magpet. Ang gusto nila, matagan ng edukasyon, sir, yung mga bata na hindi impluensyado, sir, ng ideolohiya ng CPPNPA. Kung titingnan namin, sir, yung area, ang best way na ma-counter natin yun, sir, ito yung, sir, suggestion to na, ng mga naunang leader din na nakita natin sa ibang area. One way para patulungan yung community is tapatan yung school. Which is sinabi din yan, sir, ng Deep Ed Region 12. Hindi natin, ang pwede natin gawin ng gobyerno is tapatan yung existing school ng CTG affiliated. From there, sir, pinag-aralan namin, nagbayanihan, naghatag ng suporta ang LGU, local government ng Arakan, na magtayo ng school. Since, sir, unplanned, hindi ito na nakaprograma sa budget karong taon.
So sa may nahatag gamay na amount ang LGU Arakan, pero hindi siya enough para maitayo, sir, yung school. Kaya sir, through sa mga leader, sir, sa mga personnel ng 22nd, at may doon, sir, may tinatayo namin mga iba pang kasundaluan na nagkandak siya ng pulong-pulong ng bayanihan, nilatag kung ano ang problema tapos ano ang solusyon. Nakita nila na yung pera na giyatag ng LGU is hindi siya enough. So nagsuggest ang mga community, sir, nag-amot-amot sila yung nag-donate, sir. May mga nag-donate ng kahoy, may mga donate ng pako, yero, habang yung kayang isuporta, sir, ng pera, yun ang pwedeng yung hindi kayang ibigay doon sa mga donation, yun ang sinusuportahan ng pera. Kasama na rin dito, sir, ang mahal doon sa pagpapatayo ng school yung labor. Ang ginawa natin, sir, nagbayanihan, plus may mga personnel po, sir, na ang members ng engineering battalion na naka-station dito sa 102nd Brigade. Tinap natin sila. Sila ang nagtrabaho, sir. Araw-araw, kauban, sir, ang mga barangay officials at mga volunteers na mga lalaki para maitayo, sir, ang school. Bukod po sa intervensyon ng gobyerno, specifically providing Maria Caridad with a high school, ang atin pong 72nd IB at ang opisina ng Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas ay nagkandak din sila ng iba pang mga pwedeng pagkakitaan ng ating mga residente sa Maria Caridad. That is why, sa pamamagitan ng kanilang kooperatiba or asosasyon at sa pamamagitan din ng tulong ng Gawad Kalinga, ay dinala doon ang pagtatanim ng Adlai Rice. Kasi sa Adlai Rice po pala, mga kaibigan, apart from harvesting the rice, pwede din nila itong gawing kape. Kaya pinasilip po nila sa atin yung kanilang farm, kanilang demo farm. Dito magsisimula ang Adlai Rice Farm sa area na ito. Kasi pag natutunan na nilang magtanim ng Adlai Rice sa loob ng kanilang asosasyon, later on, individually, these farmers will also plant Adlai Rice on their own farm. Kaya atin pong silipin kung paano ang kanilang pamamaraan at ano pa ang pwedeng maitulong ng Gawad Kalinga. Isa ni sa mga programa sa Gawad Kalinga ang bayanihan, na kung asa matabangan po nato ang maisuon nato ng mag-uuma. Kauban nato ang 72nd Infantry Battalion o ang local government unit sa Arakan o ang barangay official diri sa barangay Maria Caridad. So una-una namong napanahan ni sir is nagkaroon muna og consultation kung dawaton ba niya sa mga community. So una to ang mag-uuma ang maong programa. So ang isa sa natabang nato is ang farm input. So sa Gawad Kalinga is ato man ni ginabalik ang ginatawo na to bayanihan, no, ang espiritu bayanihan. So sa dali nga istoryahan ni gikan sa seeds, libre ang seeds, no, tapos ang mga fertilizer ato mga organic uguban pa pana siya mo nagi provide sa Gawad Kalinga. So ang kuan ani sir, actually ang ihatag nga kapital sila ha is gipahulam ni sila ha. No, pero walay interest. Sa maayo ani ang Gawad Kalinga kaning bayan na nihan na programa na makonek ang mga farmers dito sa market. Dili na muagi sa mga pipila ka middleman. At least ang kwan ani nga dako pod ang ilang maabot, no, income. So hinaut pohon, no, mapadayon ni nila og ubay-ubay pod atong mga igsoon na matabangan. Dako jud kay mo kalipay nga doon na nay gobyerno nga nagtutok sa moa.
Kaya sa unang mga panahon, sir, wala na kalimutan mi sa gobyerno. Ang gobyerno nagtatabang man, pero di yun nga, as in nga, full support din sa unang panahon. Gumikan po sa hinungdan nga, kining lugar sa una, na ang pasinsa sa mga armadong grupo, yung mga suroy-suroy. Wala nga, ang mga katawahan, wala kuwan din sila sa kuwan, sa mga programa, sa pagigikan sa gobyerno. Wala nga, karon dako dyan mong kalipay, nga nasundan na kami. Dako dyan kayo kuwan, dako dyan kayo kuwan ng adlay. Kay, mutabang man sila sa mga, palambo ang among pag-uma, makaprodukto ang katawahan o maka-income po ang mga membro. Ang una-una yun, ang pasalamatan yun na mo, ang kasundaluhan jud ang 76 kan so na kay namugna mo guning mapidba sir sa una wala pa ning adlay ang mapidba nagkuan kabugasan nga gisuportahan pud sa 76 kans ang nagpahiram ka kapital sa amo ang 76 kans gipahiram mi 10,000 per miro tapos gipatikang namon namot na nag-income-income tan-aw sa 76 kans nga murag naglihok ang among kwan, ginugangan po another 10,000. Bali, 20,000 na among kwan karon sa 76 ang bali, gipahiram sa amoa. Pero ang 10,000, nabalikan na naman ang 10,000. Sa totoo lang, sir, masaya ako na naririnig po ang ganun na feedback sa ground. Pero hindi ko inaako ang comment na yon. Kasi ako nagbibigay lang naman ako ng direksyon. Nagbibigay ako ng instruction o kung ano dapat namin gagawin. Ang nag-i-execute po talaga sa ground, ang personnel namin, ang personnel ng 72nd, sila po talaga nagdadala doon sa area. Dahil na rin po yan sa dedikasyon ng ng personnel ng 72nd at kakapartner na rin po na iba pang mga unit na nandito sa Arakan. Dahil po doon sa advocacy na gusto nilang makatulong dahil na rin sa trabaho na ibinigay din sa amin. Yun ang commitment ng bawat personnel po ng Philippine Army. From CMO Battalion, CMO Company na nasa nakatulong namin dito, pati ang 72nd. Pati na rin sir, ibang mga tao po. Nakita namin na gusto talaga nilang tulungan yung sarili nila. Kaya inspired din po kami na magtrabaho para matulungan po sila. Kasi kung wala din po silang dito sa porsigido, parang nababawalan din kami ng pwersa na yung ganahan ba na maghatag-tabang. At the end of the day, hubarin natin to, babalik tayo sa problema. Ngayon natin nasa posisyon tayo, gawin na natin yung makakaya natin para ma-address o makatulog na mawala na tong problema na to para hindi na sir tumuloy pa. Para wala na rin sir maloko. Kasi hindi natin sir alam na baka sa ibang pagkakataon na yung pamilya mo, kaibigan mo, na sila na rin po ang mabibiktima ng mga grupong ito. So, yun po yung isang drive. Sa akin sir, yun yung drive ko na tama na po sir. Kasi nung TNJT nakita ko na to, ngayon sir, Lieutenant Colonel ako, papalabas na ako sa serbisyo. Ito pa rin, kung anong makakaya kong gawin sir, gagawin namin para matapos na. Alam po namin na marami na pong natulungan ang Gawad Kalinga saan mang sulok sa bansang ito. Marami na silang naipatayong mga bahay and I was amazed nung malaman po na apart from building houses for the poorest of the poor, they also involve themselves sa pagsasaka. Tinuturuan nila ang ating mga residente sa malalayong lugar, malalayong puok upang magtanim ng adlay rice and other farm produce. And ang kagandahan din ito, hindi lang nila basta-basta tinuturuan. They also bridge the produce of these farmers to the market. Hinahanapan nila ng merkado. Kaya
Napaka-gandang hakbang iyan ng Gawad Kalinga. Ako bilang isang Pilipino ay nagpapasalamat that we have Gawad Kalinga na gumagawa ng ganitong mga hakbang para sa ating mga kababayan. I just hope that apart from Gawad Kalinga, we can also find other organizations in the Philippines who will do the same. Kasi po, ang pag-angat po ng ating bayan, ako po ay naniniwala, hindi lamang po ito hakbang ng isang pamahalaan. Hindi lamang po ito hakbang ng ating gobyerno. Kung hindi po, hakbang po ng bawat isa sa atin. Of whatever we can do to help our country alleviate from poverty or elevate sa kahirapan. Kaya marami naman pong mga organisasyon na gumagawa ng ganito. It's just that natagpuan lang po natin ang Gawad Kalinga doon sa bahaging iyon ng Maria Caridad sa Arakan province of Cotabato. And by the way, sana magtagumpay pa ang Department of Education, ang mga guro diyan sa High School ng Maria Caridad. Sa ngayon po kasi, ito'y isa munang annex extension school ng Greenfield. We hope that in the coming years, Maria Caridad will have its own administration, can stand on its own foot, own feet, para mas mapalaganap pa nila ang edukasyon na kailangan ng ating mga kabataan sa kanilang lugar. We just hope na marami ding mga kaibigan pa natin at IDOQers na makapanood nito at baka you can extend some assistance to the children and to the school mismo kasi isang building pa lang yun at divided by two classrooms. Eh, syempre, this is high school. Merong apat na level ang high school. Manghihiram lang muna yata sila ng isang building sa barangay upang kanilang they can cover all levels sa Maria Caridad na High School. Maraming salamat sa ating 72nd Infantry Battalion, sa ating Department of Education, sa ating Local Government Unit of Arakan, at sa lahat ng individual at asosasyon grupo na tumulong upang maitayo ang paaralang ito sa Maria Caridad sa bayan ng Arakan, lalawigan ng Cotabato. Sa inyong lahat po na patuloy na tumatangkilik pero hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, I am asking you to please do subscribe to our YouTube channel iDocu by John Paul SENIEL, and for your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen. And by the way, para notified kayo always sa ating mga uploads, huwag niyo pong kalimutan pala na i-click ang ating notification bell. At maraming salamat sa 72nd IB, sa LGU, Arakan, at sa Department of Education for allowing iDocu to step on and to take a glimpse of the story that you have built and you have crafted in Maria Caridad, Arakan, Cotabato. Para po sa iDocu, to God be the glory. Ako, si John Paul.